Hello guys, good morning. Back to work na po tayo ngayon kasi tapos na yung ano, yung 3 days vacation galing sa Pasko. Tapos ngayon back to work tayo guys, medyo maulan. Ito po yung trabaho natin bilang isang operator ng bako. Bibidyohan lang natin yung bako para malaman din sa kapwa natin operator na medyo, lalo na yung mga baguhan, na malalaman din nila kung paano ito papaandarin, paano ito chichikapin kasi medyo litis itong unit na to na pag-aari ng Monarch Equipment Corporation ito. Medyo high-tech na ito kung konti kasi 2018 model ito. Ituturo ko lang to sa mga baguhang operator guys para alam nila kung paano ito paandarin kasi push button ito. Tapos touchscreen. Ito yung bako. Ito yung ano, bali ino-operate ko. Ngayon, bago natin ito papaandarin, bilang isang operator, walk around muna, check up para sigurado tayo na ano, na okay yung unit natin, walang problema bago tayo mag-start ng ano, operation. Dito po, ito po yung ano, yung loob niya, yung battery niya, saka yung air cleaner nandito po nakalagay. Saka po yung reservoir ng ano, tubig ng wiper. Tapos dito po sa ano, dito po sa kabila, ito po yung ano, yung disconnect. Ito po yung disconnect niya. Ito po. Yan. Bago natin i-start ito, chichikapin muna natin lahat para alam natin kung ano, yung ano niya. Medyo siyempre madumi yung ilalim kasi putikan ito. Medyo okay, walang problema yung mga bolt niya sa roller tsaka sa sprocket. Okay siya. Idler, medyo okay. Tapos yung higpit ng ano, link, medyo okay lang din. Tapos kabila, ito, bago natin tingnan yung ano, pwede rin dito. Okay, ito yung, dito nakalagay yung hydraulic oil level niya, nasa ano, gitna, medyo okay. Tapos yung dipstick niya sa engine, nandito. Dalawa ito guys, isa dito sa ano, isa dito sa baba, isa din doon sa taas. Para pag hindi ka tamarin ka ng akyat doon sa taas, pwede dito muna lang titingnan, medyo okay dito. Hindi kailangan mag top up ng oil. Tapos medyo galing sa bakasyon, hindi natin alam na yung moisture sa tangke ng diesel may ano, marami na yung tubig, kailangan natin i-drain para pag-start hindi mahigop ng makina yung ano. Dito yung ano, yung drain plug niya, makikita natin dito kung may tubig yung lalabas medyo walang tubig, diesel yung lumalabas, kaya sirado natin. Okay diyan. Tapos ito, guys, ito dito yung ano, yung mga pag top up muna lang is dito sa toolbox. Ito yung toolbox niya. Yung grasa niya,
yung grease gun niya, dito ilagay. Tapos lock natin. Ngayon, akyat tayo sa taas para makita nyo yung ano, yung taas din dito. Kasi ito bago, latest na unit ito. O, ngayon, ito yung ano sa swing gear naman ito. Tingnan natin yung level daw, well. Okay. Walang problema. Tapos ito yung sinasabi ko na pangalawa na dipstick sa engine oil. Ito. Pwede sa baba, tingnan, pwede rin dito. Yan. Ah, okay ra guys. Walang problema. Unit natin dito sa level. Tapos tignan natin yung makina. Ito yung loob na makina, medyo maluwag. Kung may masira man dyan, hindi na mahirapan yung ano, yung mekaniko rito kung masira ito, kay malinis oh. Yung pan niya talagang nakabukod. Kabukod yung pan niya. Tapos pag ano, automatic mag-reverse yung pan para ilabas niya, palabas yung ano, yung dumi o nahigop niya ang mga alikabok. Okay. Pagkaya tayo doon sa kabila. Sa loob. Tingnan natin pa, tuturo ko sa inyo kung paano i-start sa mga hindi pa naka-operate na ang ganitong klaseng equipment. Pagkakataon nyo na to, baka mag-apply kayo, malaman nyo na kung paano siya panda rin. Kasi post button ito. I-on muna to yung ano, yung disconnect niya. Ya, naka-on na yan. Tapos pasok tayo rito. Ito, maulan guys. Okay. Ito yung loob ng cab niya. Yan, video pagbukas automatic. Automatic kung may ilaw. Tapos tapos ito yung switch niya. Kailangan i-position mo yan ganyan. On. Tapos ito naka-display sa monitor. Kailangan i-press mo tong okay. Press yung okay. Tapos bago mo ito pag-start, yung maingay yung ano, radio, patayin mo natin yung radio. Ito, ito yung pagpatay ng radio. Ngayon, pag binuhay mo naman siya yung radio, pinatay mo lang ulit ito. Ayan. Tapos yung pag-volume niya. Ayan. Tapos, pwede home ni mo. Tapos, makikita mo yung sa likod sa kamera. Off natin. Maingay. Off. Okay. Ngayon, balik tayo sa ignition. Hindi na kailangan ano, ng susian ito. Kasi push button na ito. Ngayon, ito tama na ito positioning. Naka-on siya. Ngayon, start na lang kulang. Ipo-post mo lang ito. Ngayon. Hindi, start na siya. Start. Ngayon, balik natin sa home para mabag to normal. Kita nyo, auto warm up ready. Wag na lang natin i-warm up yan. I-cancel na lang natin. Cancel. Kasi alam naman natin yung warm up na yan. 5 minutes warm up. Yeah. Bago bigyan ng ano RPM operation mo. Yan ang ano standard talaga.
5 minutes, warm up 5 minutes, cool down bago patayin. Yun na, ito yung loob niya. Yan, tapos yung wiper niya, ito yung wiper niya. Yan, oh. Yan yung mga ilaw, dito lang yan. Tapos yung kamera sa likod, may kamera itong backhoe na ito sa likod. Makikita mo dito yung sa likod yan, oh. Kikita mo yung sa likod. Ngayon pag ano, i-sit up mo yung monitor niya. Halimbawa, breaker mo, naka-attach doon breaker. Dito lang natin hanapin, guys. Punta tayo sa bucket work tools. Pindutin lang natin to. Ngayon, pag bucket ang naka-install, yung bucket yung pipindutin natin. Kung hammer naman, ito pipindutin natin. At yung vibro naman, ito. Namili ka lang, depende kung anong naka-install doon sa ano, sa bucket. Ngayon, kung i-ano mo, i-back mo lang. Balik mo lang siya. Yan. Balik ulit siya. Tapos, yung RPM niya, sa hindi pa nakaalam dito, ito yung RPM niya. Ikutin mo lang ito. Tapos, pag ikot mo ng pole, medyo naka-RPM na, ito yung ano, yung hydraulic lock niya. Open mo lang ito, operation na. Ngayon, kung mag-parking ka o hindi ka nag-operate, siguraduhin mo lang naka-close ito. Tapos ngayon, yan, umiilaw siya, nagwa-warning siya. Ano mo lang, i-cancel mo lang ito. Pindutin mo lang itong X. Yan, mawawala na siya. Ngayon, pag halimbawa, yung tinuturo kong breaker naka-attach doon, nandito yung ano, ito yung sa breaker. I-press mo lang ito. Operate na yung breaker, tapos ito yung busina. Saka ano ito, nang pwede mo gamitin sa mga sloping, may mga 45 degrees, malalaman mo dito o kuhan kung ilang kilo yung di, kung gaano kabigat yung bubuhatin mo, malalaman mo dito. Isisit mo lang di doon sa ano, sa may timbangan ito. Kaso hindi natin pakialaman yan kasi baka may ano pang mag-error dyan. Maghanap pa naman tayo ng mekaniko ulit. Hulaan pa naman. Ito guys, yung ano, yung likod nito. Yung trabaho natin. Ito yung ano niya, yung kamera niya. Yan, kamera niya, ibabaw. Yan ang trabaho natin. Bali, ano to? Sabi ng engineer, 60 kahaligi pa. Kasi dusan danas ito, yung building na ito. Medyo matagal-tagal pa, nandun din sa kabila yung mga hukay-hukay natin. Yan. Yan. Hindi pa tapos, marami-rami pa ito ang trabaho. Ayun na nga, nag-water pump na nga sila doon. Ang dami ng tubig yung hukay natin. Kaya, ito guys, balik tayo dito sa cab. Tayo sa cab, kasi nandiyan na, kompleto na tayo dyan. Nandiyan na yung pagkain natin. Inumin natin, wala nang babaan to. Talagang trabaho na to. Hintay na lang tayo na ano, advice ng ano. Ngayon, yung ano gawin. Guys, yung pag-operate nito, dito sa ano, aircon. Dito lang natin ito. Ito sa aircon. Post mo lang 'tong aircon, automatic. Makikita na nagtrabaho na 'yung aircon. I-adjust mo lang dito. Kung sobrang lakas lang, sobrang lakas, hinahan mo lang dito. Ngayon kung mainit naman, pindutin mo lang dito sa kabila para pag-adjust sa lamig. Tapos kung okay na yung temperature niya, i-home mo lang siya, i-home. So ngayon, music, ito na lang tayo para madali, ito na lang pipindutin natin. Automatic music.
Ah, bali. IPM. Pwede siya IM. Pwede siya Bluetooth. At saka ito, pwede rin siya rito. At saka EOX, pwede rin. Pwede siya i-attach. I-attach mo sa mga ganyang module. Ngayon, kung i-manual mo paglipat ng ano, istasyon, ipindutin mo lang itong IPM yan. Dito ka na maghanap ng ano. Adjust, hanap ng anong channel ang gusto mo. Ngayon, kung okay na yan, brigada, i-close mo lang siya. Balik na naman siya ulit. Tapos, i-home. Ngayon, ito yun guys, oh. Ito. Oh. Kung gusto mo maglagay ng password, pwede rin na magpalitan kayo ng operator. Dito, pindutin mo lang itong change operator. Kita mo, warning. Pindutin mo yung okay. Tapos, maghingi siya ng ano, yung code entry. Kung mag, ano, maglagay ka ng password. Yan. Tapos ito, detect Bluetooth keyphone. Ito isa. Detect yung Bluetooth. Eh. Ngayon, guys, eh, ano na lang, ibalik na lang natin sa ano. Kasi hindi naman tayo naglalagay niyan. Yung sa atin lang. Ano? Kung may iba mang operator na ano, hindi na ma problema, mapaandar na nila agad kasi tayo hindi tayo naglagay ng code. Oh, ilagay mo lang ng ano para hindi mahirapan. Tapos ito yung sa setting. Warning, okay. Oh, kikita mo yung display, service, operator setting, machine setting, information setting. Back mo lang siya. Tapos dito naman sa aircon. Oh, ganun pa rin. Adjust sa aircon. Dito lang lahat yan. Tapos sa ito nga, sa breaker nga. Yan lang ng ano. Tapos sa electronic operator manual maintenance. Pwede rin natin i-open yan, apps na yan. Ngayon, ito na, naka-minute na tayo guys. Ito yung RPM niya. Yan. Pag open ang RPM, you're ready to operate. Ready to operate na. Yan. Yung trabaho na siya. Yan. 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 Ganun lang guys. Ganun lang. Simple, parehas lang to sa ano. Parehas lang to sa mga old model na unit. Ang naka-differential lang nito yung ano, yung touchscreen saka kung paano pipindutin dito pag in-start to. Dati wala itong ano, bago patayin natin aircon, malamig. Patayin natin radio, maingay. Ganito lang yan guys. Oh, pag dati sa wala pa problema ito, pag sinyat off mo ito, ganyan, papatay na ito. Ngayon, hindi pa na-update sa technician ito, medyo busy yata technician, para mamatay yung engine, kailangan i-pause mo uli ito. Yan, i-pause mo uli. Yan, ngayon, pag kapos mo uli, ganon din ang ano, i-off mo yung disconnect. Yung disconnect, i-off mo doon sa baba. I-off. I-off. Yan, i-off mo. Para ma-reset doon. Ngayon, i-on mo uli. Pag on uli, ready na naman yon. Yan. Yan ang company natin, ha. Yan, oh. Magandang company yan. Ngayon, nagdi-display siya. Hintayin natin. Ayan, enter your passcode. Hindi tayo naglagay ng passcode, automatic makawala lang yan. Pero kung may linagay tayo ng passcode dyan, kailangan i-enter natin yan bago tayo mag-start. Yan. Nakikita natin, engine start, allow, fasten seatbelt. Press mo lang ito, okay. Okay. Tapos ito on positioning.
Tapos start, pause muna naman uli ito. Kaya yan yun, no? Yung camera, nakikita mo yung likod. Okay guys, sa ano, ganun lang yung, lalo na sa mga baguhan nating ano, na kapwa operator natin diyan na hindi po nakahawak na ganitong klaseng bako. Advantage na to sa inyo guys, na alam niyo kung paano tsitsikapin, paano papaandarin. Alam niyo na. Kaya kung mag-apply kayo sakaling ganitong klaseng unit ang ma-actual 3D sa inyo, alam niyo na kung paano siya gamitin. Kasi pag yung iba masyadong stricto kapag actual 3Ds nyo, hindi kayo makapaandar, automatic sasabihin hindi kayo marunong. Pero siyempre tayong mga operator, basta bagong labas na ano, latest na ano, hindi pa tayo nakaranas na gumamit ng ganyan, siyempre mangangapa tayo. Kaya i-share natin sa mga kapwa natin na operator, lalo na sa mga maliliit na company lang na wala pa silang ganitong litis na bakho. Siyempre hindi pa nila alam, pero sa trabaho alam nila. Hindi lang nila alam paano i-start kasi hindi pa sila nakaranas eh. Kaya mahirap na guys kung mag-apply tayo, matsambahan natin na ang actual treatise sa atin ganitong unit, tapos hindi pa tayo nakarana. Siyempre kahit sino naman, mga pa tayo, kung paano ba yan, hindi natin alam yung mga push button yan. Kaya paki-like na lang guys para sa YouTube channel natin, tapos huwag niyong kalimutan na i-share mo sa iba para yung mga kapwa natin na medyo bagong natuto, mga baguhan pa lang, alam nila kung paano gamitin ito. At hindi tayo mapapahiya na magsabi tayo ng matagal na tayong backhoe operator, tapos pagdating sa pag-apply ng trabaho, bagsak tayo kasi hindi natin kaya ito paandarin, gawa nung hindi pa tayo nakahawak ng ganitong klaseng backhoe. Kasi bago lang ito, 2018 model. 2020 pa tayo, mga 2 years pa lang ito. Marami pang hindi pa nakahawak na ganitong klaseng unit, yung mga, lalo na yung mga company dyan na ano, na medyo maliit lang, wala pa silang latest model na machine. Kaya kahit hindi man kayo nakahawak ng ganito guys, advantage na to sa inyo na kung paano siya tsitsikapin, paano siya papaandarin. Sa trabaho, wala nang problema sa pagpagalaw niyan kasi pare-parehas lang naman tayo operator. Kung sa nagbabalak pa ng ano, matuto ng pag-operate, hintayin niyo na lang guys yung susunod na video natin kasi alas 7 na. Ayan, oh, ang time, alas 7 na. Alas 7 yung oras ng trabaho dito. Mahirap naman na mag-video-video po tayo rito na oras sa trabaho. Bawal yan kasi binabayaran tayo sa company time to time. Kaya kailangan bawal na ang cellphone sa alas 7. Kailangan trabaho na yan. Kung wala silang papagawa, at least andito tayo nakawiting sa ilang ano, ilahang ipapagawa natin, utos natin, kasi lalo na itong muna company, rental ito lahat. Bali, makikisama tayo, makikibagay tayo rito sa nag-rental kasi binabayaran nila tayo ng tama. Kaya ngayon, kung wala tayong gagawin, hindi lang natin problema yan. At least, nandito tayo on-site, waiting for instruction nila kung ano bang papagawa. Para hindi tayo magkakaproblema sa company natin kasi yung patama-tama teorito yung sisingilin natin sa nag-rental, insaktong bayad, mali naman yon. Kaya sa next video guys, abangan nyo na lang, mga 3 days lang ito back to work, bakasyon naman ulit tayo. I-welcome natin yung ano, yung 2021, sana ma-back to normal na tayo guys. Okay.
Salamat guys sa next video na lang tayo magkita-kita ulit.